mga bata. Maayong adlaw kaninyo. Kumusta na mo? Andaman yung mga gamit kay magsugod na ang eskwelahan sa kahanginan. Kini ang Learn O'Clock. So papel, radyo, TV o computer, smartphone o modules, kinahanglanon. Ayaw kalimot sa pag-invite sa imong higala. Ang pagtuon dili maundang mupadayon pa. Makat-on pag-iha, makat-on ta pagbasa. Letters of the alphabet ang atong alpabeto. Sa Learn O'Clock, we're learning won't stop. And then andamo ng kaugalingon kay magsugod ng Learn O'Clock. Mapagpalang araw sa inyo, mga mahal naming mag-aaral sa ika-apat na baitang na nakatutok at nakikinig sa kani-kanilang tahanan. Maligayang pakikinig sa Learn O'Clock. Ako si Teacher Rogie. At ako naman si Teacher Margie. Kami ang masisigasig na mga guro mula sa Ipunan Elementary School. May bago naman tayong pag-aaralan. At upang lubos mo itong maunawaan, buksan niyo ang inyong isipan at gawin ang iba't ibang gawain inahanda para sa inyo. Handa na ba kayo? Halina at kami inyong samahan. Simulan na natin ang mga kapanabik na aralin. Layunin ng araling ito na matamo ninyo ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto. Sa araling ito ay matututuhan ninyong ilarawan ang tauhan batay sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Upang higit nating maunawaan at masagot ang mga katanungan sa aralin, tandaan ang mga sumusunod. Una, kailangang nasa komportableng upuan kayo kasama ang inyong kagamitan tulad ng ballpen, papel, at ang inyong Module 3 sa ikatlong markahan, Filipino 4. At pangalawa, makinig ng mabuti upang maintindihan at masagot ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Teacher Rogie, naranasan mo na bang magpasalamat? Paano mo ginawa ang iyong pagpasalamat? Oo, Teacher Margie, naranasan ko nang magpasalamat. Ginawa ko ito sa pamamagitan ng pagbigay ng sorpresang regalo na may kalakip na liham na pasasalamat. Wow naman, Teacher Rogie! Nakakahanga naman ang iyong ginawa. Dahil pinag-uusapan natin ang pagpapasalamat, mga bata, pakinggan natin ang maikling awiting ito. Nagustuhan ba ninyo ang awitin? Oo, Teacher! Tungkol saan ang awitin? Ito ay tungkol sa pagpapasalamat sa magguro. Magaling mga bata! Ito ay tungkol sa pagpapasalamat sa magguro. Ngayon,
upang mas makilala natin ang tauhan sa kwento. Makinig ng mabuti. Bago natin simulan ang ating kwento, alamin muna natin ano ba ang ibig sabihin ng tauhan. Ang tauhan ay isang elemento ng sanaysay o maikling kwento na nagbibigay buhay at gumaganap sa mga pangyayari. Maging tao man o likhang pag-iisip, ang tauhan ay marapat na magkaroon ng katangiang pantao upang ipahayag ang saloobin, kumikilos, may damdamin, at nagbibigay buhay. Mukhang handa na kayo. Sige, pakinggan ninyong mabuti ang kwento at kilalanin ang tauhan dito. Maaari ninyong buksan na inyong Module 3 sa Filipino, Aralin 1 sa Pahina 1. Sa buhay nating ito, ay marami tayong dapat pasalamatan. Tulad na lamang ni Carlo, isang mag-aaral sa 4 na baitang. Isang araw ay pinaguhit siya ng kanilang guro tungkol sa gusto nilang pasalamatan. May gumuhit na mga gamit, damit, laruan, nanay, tatay, at ating Panginoon. Pero ang ikinamangha ng guro ay ang ginuhit ni Carlo na isang kamay na may hawak na chok. Isa-isang tinanong ng guro ang mga mag-aaral kung bakit ganon ang kanilang iginuhit. Carlo, bakit isang kamay na may hawak na chok ang iginuhit mo? Walang nasabi si Carlo. Marahil, siya ay nahihiya. Naiwan si Carlo at tinanong siya ng kanyang guro. Sino ang pinasasalamatan mo, Carlo, sa iyong guhit? Medyo nahiyang sinagot ni Carlo ang kanyang guro. Kayo po, kamay niyo po yun. Salamat sa pagtuturo, pag-alaga at pagmamahal niyo sa amin, lalo na sa pagbigay sa akin ng saklay, paghatid sa akin sa labas, at sa paghihintay na ako'y sunduin ng aking magulang. Maluha-luha at marahang tinapik-tapik ng guro ang ulo ni Carlo. Halika na, Carlo, tulungan na kita. Nasaan ang saklay mo? At inalalayan na ng kanyang guro si Carlo dahil hindi ito makalakad at hinatid na ito sa labasan ng paaralan. Muli, kantahin natin ang awiting pasasalamat para sa mga guro. Teacher Margie, napakaganda naman ng kwento. Naalala ko tuloy ang aking paboritong guro. Tama ka, Teacher Roji. May mga guro talaga na kailanman ay hindi natin malilimutan dahil sa kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa atin. Upang higit nating makilala ang tauhan sa kwento, subukan ninyong sagutin ang aking mga katanungan. Una, ano-ano ang damdaming ipinakita ni Carlo sa kwentong iyong binasa?
Tama mga bata, si Carlo ay mahiyain at mapagpasalamat. Sa kwento bang ito ay pinakita na mahalaga ang bawat tao kahit na siya ay may kapansanan? Magaling mga bata, oo ang sagot. Kita sa kwento na mahalaga ang bawat tao kahit na siya ay may kapansanan. Sa inyong binasang kwento, anong ugali ang ipinakita ng ating tauhan? Halimbawa, itong pagkasabi niya, "Kayo po yon, ma'am. Salamat sa pagtuturo, pag-aalaga at pagmamahal ninyo sa amin, lalo na sa pagbibigay sa akin ng saklay, paghatid sa akin sa labas at sa paghihintay na ako'y sunduin ng aking mga magulang." Si Carlo ay batang A. mapagpasalamat o B. matalino. Wasto mga bata! Si Carlo ay isang batang mapagpasalamat. Maluha-luha at marahang tinapik-tapik ng guro ang ulo ni Carlo. Sabi niya, "Halika na Carlo, tulungan na kita. Nasaan ang saklay mo?" Ang guro ay A. malungkot o B. matulungin. A. malungkot o B. matulungin. Magaling mga bata! Ang guro ay matulungin. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Sa kwento na inyong napakinggan ay nailalarawan natin ang katangian batay sa kanilang kilos at pananalita. Tuklasin pa nating lubos upang maunawaan ang paglalarawan sa tauhan. Buksan ang inyong module sa Suriin, pahina 3. Babasahin ko ang sitwasyon at subukin ilarawan ang mga katangian ng tauhan dito. Una, sobra ang sukli na ibinigay ng tindera. Isinauli ni Nene ang sobrang sukli. Si Nene ay A. matulungin, B. matapat, C. masigla. A. matulungin, B. matapat, C. masigla. Tama mga bata, si Nene ay B. matapat. Pangalawa, may dalang pagkain ang tatay. Agad na kinuha ni Tonton, inubos niya ito at hindi binigyan ang kapatid. Si Tonton ay A. matakaw, B. masayahin, C. masungit. A. matakaw, B. masayahin, C. masungit. Magaling mga bata, si Tonton ay A. matakaw. Pangatlo, laging sinasabi ni Carla na siya ay maganda at marami silang pera. Si Carla ay A. masungit, B. malupit, C. mayabang. A. masungit, B. malupit, C. mayabang. Wasto mga bata, si Carla ay si mayabang. Pang-apat, nadapa ang bata. Agad nilapitan ni Bicoy at inalalayan niya itong makatayo. Si Bicoy ay A. matapang, B. matulungin, C. masipag. A. matapang, B. matulungin, C. masipag. Mahusay mga bata, si Bicoy ay B. matulungin. Panglima, gustong maglaro ng magkaibigang Fiona at Sheila, pero tinawag si Sheila ng nanay niya para bantayan ang kapatid. Kaya hindi na lang naglaro si Sheila at binantayan ang kanyang kapatid.
Si Sheila ay A. makulit, B. tamad, C. masunurin. A. makulit, B. tamad, C. masunurin. Magaling mga bata, si Sheila ay C. masunurin. Mga bata, lubusan niyo bang naunawaan ang ating aralin at ang mga gawain sa module na ito? Paano niyo ngayon ilalarawan ang tauhan sa kwento, talata o pahayag na iyong binasa? Magaling mga bata! Laging tandaan at isaisip na ang paglalarawan sa tauhan ay ating malalaman sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang kaniyang ikinikilos, ano ang kaniyang sinasabi, at ano ang kaniyang damdamin. Naku, oras na! Kailangan na naming magpaalam. Sana ay naunawaan ninyo ang ating aralin tungkol sa paglalarawan ng tauhan sa kwento, talata o pahayag. Salamat sa istasyong ito sa pag-ere ng isang makabuluhang aralin sa araw na ito. At sa DepEd Division of Cagayan de Oro City sa ibinigay na oportunidad na makapagbahagi sa inyo ng aming kaalaman at talento sa panahon ng new normal. Mga bata, laging tandaan na ang tunay mong pagkatao nakikilala sa gawa at salita mo. Hanggang sa muli mga bata, paalam sa inyong lahat. Binibigyang pugay ng Department of Education, Division of Cagayan de Oro, ang mga naging bahagi sa pag-awa ng araling panghimpapawid na ito. Ang creative team ng Ipunan Elementary School, West 2 District para sa Filipino 4. Tagapagtanghal, Rojime G. Linares at Marge T. Amandog. Tagasulat ng script, Hedy E. Mercadejas. Content Validator, Psyche S. Malazarte. Technical Director, Nerissa A. Galua. Grade 4 Grade Leader, Hedy E. Mercadejas. With a special participation of Ipunan Elementary School Choir. Led by Musical Director, Pianist Nelda L. Casinillo, with its members Lida L. Valisera, Concepcion C. Olaer, Janeline R. Ruiz, and Moises B. Alingi. Our monitoring supervisor, Dr. Marife A. Ramos. Lead principal, Dr. Pedrita R. Jordan. Assistant to the Principal, Dr. Emerita Chi Labis and Isabelita M. Alugar. Muli, ito ang inyong Production Manager, Creative Director, Irfrin Fuentes Samoras na nag-iiwan ng isang hugot line na ang edukasyon ay hindi paghahanda sa buhay. Ang edukasyon ay buhay mismo. Kaya, alalahanin natin ang isang libro, isang ballpen, isang bata, at isang guro ay maaring magbagos sa mundo. Adios! Paalam!